Ito po ang PC Center at ako pa rin po si July, ang hubad pa rin yung technician. Ngayon po ay meron tayong isang solar problem, pero meron din po tayong solar solution. So ano po ba naging problema natin? So hindi ko po problema, problema po ng subscriber natin at problema po ng ating member. So siya po ay si Mr. Morales. So, ang problema po daw niya is meron siyang inverter. So, ito po ay inverter. Hindi ko na lang po ipinakita yung brand niya. Pero inverter po siya. So, kita niyo po yung kulay green na ilaw. Ang problema po daw niya ay hindi niya magamit ang kanyang rice cooker. So, ang voltahe po daw niya ay 12.6. So, kinopya ko po yung voltahe niya para naman masundan ko yung kanyang problema. So, ito po isang troubleshooting, pero ito po ay isang sekreto ng isang nagso-solar. Actually, hindi po ito sekreto, pero konti lang ang gumagawa nito. So, sa solar po, o kaya sa DC, sa AC, may tinatawag po tayong voltage drop. So, huwag na po natin patagalin at atin ang banatan, ang ating problema ng ating subscriber. So, ito po, bumili pa po ako ng rice cooker. So, ang rice cooker niya po daw ay 350 watts. So, bumili rin po ako ng, so, bagong-bago po ito. Bagong-bago. As you can see, bagong-bago. Ito po ay virgin na virgin. So, ito po pala ang isa natin yung isa po pala nating problema sa paggawa ng isang solar video dahil lahat po ng ating binibili ay ginagastos natin. Pero ang ginagastos ko po ngayon ay yung pong ating solar budget. So, kung makikita nyo, sana mag-focus siya. So, sa malilinaw po ang mata, makikita nyo na po dyan na 350 watts ito. Come on, bebe. Ayun. 350 watts. So, siya po ay standard. So, ang problema po ito ng ating subscriber ay hindi niya magamit ang kanyang solar setup sa kanyang rice cooker. So, bakit po kaya? So, hindi ko po alam din. So, ito po ang kanyang... So, nilagyan ko po ng tubig para hindi naman masunog ang ating rice cooker. So, teka lang. So, ayan. Lagay ko na po sa takip. Tapos, sasaksak ko po sa ating inverter. Patayin ko muna po ang inverter. So, kuyo, kung nadidinig nyo, yun po ang tunog ng inverter na pinatay. So, ang ginagamit ko po ay hindi pure sin. Ang ginagamit ko po ay modified sin. Kasi hindi ko naman po kailangan ng pure sin dahil wala naman akong paggagamitan. So, isaksak ko na po si... Isaksak na po si... rice cooker. So, yan. Ano pong magandang mailagay dito? So, ito po yung phone. So, makikita nyo po pag binuksan ko ang... Ayun po ang ilaw ng rice cooker. Kasi hindi ko siya pwedeng ituwad dahil... So, yung pong nadidinig nyo, yung pong alarm ng... inverter na low voltage. So, ito po ang dahilan at bakit siya naglo-low voltage. So, tingnan nyo po yung ating tester. So, yan po ay nakakonek sa... So, regulate ko lang po ulit. Yan po ang ating voltage. Ang actual voltage po natin is ang aking load lang ay electric pan. Ayan, naku, na-disconnect. Pasensya na. Kaya mahirap ang walang cut. Hindi tayo mukhang professional. Pero mahirap naman po ang professional at lahat ng mali ay naitatama. So again, patay na po ang ating rice cooker. Binunot ko na rin po ang ating in
ang ating rice cooker sa ating inverter. Yun, nagalaw na naman. Tiga lang po, bear with me. So, ayan. Ayan po ang ating actual voltage. So, ang voltage po natin ay 12.64. So, kanya po ay 12.6. So, pinilit ko pong kopyahin pero hindi ko naman pababa ang pang-battery ko. So, hanggang 12.6 lang po ako. So, again, testing po natin sa inverter. So, makikita nyo po yung voltage drop ang taas. So, namatay ang ating tester. So, ayun, nagiging 11.82. So, hinihigo po lahat ng rice cooker ang boltahe ng ating battery. So, may solusyon po ako dyan, pero hindi ko muna ipakikita sa inyo. Yan, teka. So, tanggalin ko lang po mga ito. So, yung po pala inverter natin, kaya po tinaklubang ko ng ganito ay para hindi nyo makita yung brand at para hindi nyo makita ang watts. So, may kakalasin lang po ako at ilalagay po sa aking battery. Siya po ay si Super Cups. So, sa mga hindi nakakaalam kung anong Super Cups, dito nyo po malalaman kung anong trabaho ni Super Cups. Siya po ay isang super kapitan. Ako po yung magdadadal muna habang ako yung nagkakalas. So, ang problema po ni Mr. Morales ay yan, nawala ako. Hindi siya makagamit ng kanyang rice cooker sa kanyang setup. Pagpasensya nyo at mabagal-bagal po ang kumilos at ako po ay masakit pa rin ang likod. So positive 12.67. Kinuha ko lang po yung polarity at baka magkamali ako at magiging poksa tayo. Nakabit ko lang po pero ipakikita ko po sa inyo mamaya para surprise naman ng konti. Maganda po yung may konting sorpresa. So sa mga ayaw ng sorpresa, thumbs down nyo lang po. Okay lang po sa akin yun at ako po sanay na sa inyong mga negative comment. Basta ang alam ko po ay ako'y nagtuturo at alam ko po ako'y nakakapagawa ng solar at ako po'y nakakapag-install ng malalaking unit. Hindi po yung paisa-isang panel lamang nakagaya ng kiniklaim ng iba. So mamaya po ay ipakikita ko rin ang ating inverter pero hindi po muna ngayon dahil ang ipakikita ko po sa inyo ang trabaho ni Super Cup. So, ayusin ko lang po ulit ang ating gamit. Saksak ulit si inverter. So, kanina po ang problema natin ay, teka lang, hindi ko makita ang tamang pwesto. Yan. Tapos kabit ko lang ulit si tester. Tester, pasensya na po kayo at masakit talaga ang aking likod. Hindi ko lang po kayo matiis ng masyado. So yan po ulit ang ating voltahe. So 12.6. Patayin ko muna si microscope. So, 12.6 pa rin po. At bubuksan ko na po ang ating inverter. So, ngayon po ay wala kayong, nakita nyo po yung voltage drop niya.
So naging 11.89 po. So mataas pa rin. So bukas na po si rice cooker. Ayan. At ang tubig po natin atin ang pakukuluin. So kung nakita nyo po yung ating voltage drop kanina ay napakataas po noon. So ngayon po yung nag-i-stabilize. Tingnan ko lang po kung umiinit. Hindi. So yan po ang trabaho ni Super Cups. Ang trabaho po ni Super Cups ay i-regulate ang kuryente at magbigay siya ng additional para stable po yung current. Stable ang current, stable ang voltage. So kaya po naging 1185 yan kasi yan po ay running voltage. Hindi po yan yung actual voltage ng battery na yan po ay running under load. So ngayon po ipakikita ko sa inyo ang sikreto habang pinakukulo natin ang ating tubig. Daran, makalat po. Teka, lilinisin ko lang na konti. Makalat at ako'y nagmamadali. Ayun po si super capacitor. Yan, kung nakikita nyo. Siya po si super capacitor na nakaparallel sa ating battery. So ito po, naiwan pa yung pangkalas. Yan. So ito po ang ating sikreto kung bakit ang ating rice cooker ay diretso pa rin sa takbo, hindi po kagaya kanina. Yan. So ngayon po ay patayin na natin at ipakikita ko na sa inyo kung bakit, kung paano at kung ano ang super capacitor. So ayan po ang ating tubig. Ayan, makikita nyo ang moisture. So ibig sabihin gumagana ang ating rice cooker kanina. At ipakikita ko rin po sa inyo na ang ating inverter ay ...500 watts lamang, ang ating load ay 350 watts. So, kaya pong patakbuhin ang 500 watts ang 350 watts. Basta meron po siyang super capacitor. So, kalasing ko na po si super capacitor. Yun. Nagpa-fluctuate ang aking kuryente at na-disconnect ang aking battery. Po, nakalasulit ako at nagkakabit. So, ang trabaho po ni Super Cups ay mag-stabilize ang voltage at saka amperage. So, kaya po ginagamit ka ng super caps ang alam po, kinakabit ko lang ulit. Makikita ko na yun sa inyo super caps. So ito po si super capacitor. So, kunan po natin ang voltage ang bawat end ng terminal. So, yun. Kung makikita nyo po ay 12 point... Ay, hindi nyo pala kita. Yan. Yan. 12.12. So, siya po nag-i-stabilize ng kuryente. So, ang atin naman pong
actual voltage ng battery ngayon ay 12.64 pa rin. So, gaano po ba kalaki itong super cups na ito at kung magkano? Si super cups po ay 2,000 pesos. So, ang main purpose po nito ay mag-stabilize at mag-normalize ng kuryente. So, sa halip na ma-stress po yung battery natin, ang nai-stress po ay si super cups. Actually, hindi naman po nai-stress. Siya po yung tumutulong para ang ating super cup, ang ating battery ay hindi ma-stress. Kagaya po, halimbawa, meron kayong mga motor na 12 volts, 24 volts. So, kung 24 volts po, kailangan nyo ng dalawang set nito. So, ito po ang ginagamit sa mga motor. Kasi yung mga motor po, pag start no, nagdodraw po ng malaking current yun at saka volta, malaking voltahe. So, pag may super cups po kayo, kagaya nito, ito po ang mag-i-stabilize ng inyong current at saka ng inyong kuryente. So, siya po ay parang tinatawag na starting capacitor, kagaya sa aircon, kagaya sa mga motor. May tinatawag pong starting capacitor yon para paghigop ng kuryente sa AC ay hindi po siya mag-low voltage o mag-trip. So, ito po ang sikreto. So, ito po yung tinatawag na super capacitor. Ito po yung pinaka-parallel sa battery. So, positive-negative. Negative-negative, positive-positive po ang connection nito. So, sa positive po ng inyong battery terminal ay positive terminal din po ng super capacitor. So, isa po siyang yan, wala na ang boltahe ng ano ko. Isa po siya nakakatulong sa battery para hindi po masira agad ang inyong battery. So, yun. Nagpa-pluck weight kasi hindi tama ang aking pagkakalagay. So, yan. Negative 0.0605. So, ang capacitor po ay nagse-self-discharge. Pero while on, naka-parallel po siya sa inyong battery, siya po ay nag-i-stabilize ng kuryente at saka ng inyong current. So, gusto ko man po siyang pag-shorten ay hindi po siya pinag-short. So, dinidischarge lang po siya ng capacitor na malaki. Resistor na malaki. Kung gusto mong i-discharge, yun po ang pan-discharge dito. Ito po hindi pinag-short. Ito po ay ginagamit din pang welding ng spot welder ng battery na 18650. So, may spot welder po na mayroong isang capacitor na 2.7. So, individually, ito po ay 2.7. Tapos, siya po ay may total ng 16 volts. So, nag-i-store po siya ng energy para pag gagamitin mo na, hindi yung plate ng battery ang may stress. So, siya po ang stabilizer ng battery. So, ngayon, alam nyo na ako po kung bakit hindi makapagluto si Mr. Morales sa kanyang battery dahil ang battery niya po ay bumababang masyado at nai-stress yung plate. So, hindi po masuportahan ng current, hindi po masuportahan ng voltage ang kanyang load. Samantalang ang load po is 350 lang. Gumayin pa. 350 na rice cooker. Yung muntik na mag-short ang ating capacitor. At saka 500 watts na modified SIN inverter. So, again, salamat po sa mga sumusuporta sa atin, sa ating YouTube channel. At kanina po ay kinuha na ulit ng ating tagakuha ang ating mga padala nyo, yung membership nyo. At saka yung mga tulong sa ating YouTube channel. At isa nga po pala, one thing, meron pong isang padala na winidraw po mismo siguro ng nagpadala o ng kusino man ang nagwidraw noon. So, hindi po natin na-claim. Hindi ko na lang po papangalanan. So, ang gagawin po natin ngayon is,
kung kayo po ay magpapa-member, ay ipipresent nyo yung inyong resibo, then ipipresent ko ulit kung na-claim po natin o hindi. So ito po ulit ang PC Center, at ako po si July, at ito po ang super capacitor, pantanggal ng stress ng battery. Magandang gabi po.